Hi, good evening everyone guys. Happy Sunday. Happy Easter Sunday everyone. Ayun. Hindi pa ako inaantok. Back to normal na tayo mga kaibigan. Okay? Kamusta kayo? Kamusta ang inyong Holy Week? Nag-enjoy ba kayo nung mga bakasyon na yan? Kamusta kayo mga kaibigan? Okay, shout out sa nanonood na lima ha. Kamusta kayo? Sa mga hindi pa natutulog, may mga gising pa. May mga gising pa. Hey, Captain Calvo, Mark Alvento. Baka kakray ka rin, tugtog mo, patayin mo yan. Batag mo monetize pa ako, hindi naman ako nakamonetize eh. Oh, I know, may copyright niya. Eh, pinatugtog ko yan, magagawa nila. Mga buisit sila, mga putang ina nila. Ayan, magmumura na tayo ha, tapos na ang Holy Week. Mga putang ina nila. Yeah. Ganyan lang yan. Bakit ka naka-live ka? Eh, nanonood ka eh. Huwag kang manood. Putang inam to. Isa pa rin gago. Tatanungin mo ako bakit ako naka-live. Huwag kang manood. Gago. Tanong mo bakit ako naka-live. Kung di ka ba gago. Kap, panood ka po ba? Shout out sa inyo mga kawatin. Face reveal po ka kayo. Something that is stupid, ha? Okay, mga gago diyan, nanonood lang kayo, nag-uulol na naman kayo, mga putang ina ninyo. Okay, nag-uunggoy. Nag-uulol na naman kayo dyan. Okay, shout out sa 4851 na nanonood sa inyo. Okay, shout out sa 198 na nanonood. De, mamaya-maya, tutulog na rin ako guys. Kap, isang shout out naman po sa tropang GMA Cavite. Hoy, shout out sa mga taga GMA Cavite ha. Shout out sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Easter Sunday. Magsimba tayo mamaya. Magpasalamat tayo sa Diyos. Okay? Kaya ngayon, tapos na ang Holy Week. Dahil Easter Sunday na, eh, back to normal na tayo. Okay? Ikaw nga, eh,
Tigilan na muna yung pagbanal-banalan. Ako, Diyos ko. Yung mga nagbabanal-banalan dyan. Ha? Ako, nanahimik ako ng Holy Week. Hindi ako nagtatopic ng political vlog. Kasi nga, banal na linggo yan, di ba? Kung saan eh, nagtitika-tika ang ating mga kababayan. And then, ang pangit naman na magtatopic ka ng vlog na ganyan. Tapos, may mga pag-aayo-ayuno, di ba? Sabihin na natin, ako, makasalanan akong tao. But, eh, naniniwala naman ako na may Diyos tayong buhay. Di ba? Ang Diyos, one time lang namatay yan. Isang beses lang namatay yan, hindi naman taon-taon namatay yan. Di ba? Si Kristo, ipinako sa cross, alang-alang sa kasalanan nating mga taong makasalanan. Di ba? Now, bilang Kristiyano, kahit na paano, eh, makiano tayo sa mga kababayan natin. Di ba? Bilib ako dito sa mga ibang mga political blogger, kahit Holy Week, talagang todong bakbak sila sa politika. Oo, nakita ko. Wala man lang pagtitika-tika, wala man lang pagninilay-nilay. Di ba? Holy Week na Holy Week yan, ha? Wala silang pinilagpas. Di ba? Nakaka-ano lang. Hindi man lang nila naisip na kahit papaano, isang tabi na muna yung politika. Di ba? Kasi, panahon ng pagtinilay natin eh. Di ba? Ang nakakaloka dito mga kaibigan, yung ibang mga content creator na mga political vlogger, walang pinalagpas. Walang pinili. Di ba? Nakakaloka. Ako gusto kong mag-comment doon sa mga tarantadong mga putang inang yan. Pero sabi ko, relax. May tamang oras yan, may tamang panahon, may tamang araw. Ang pagbakbak. Di ba? May tamang panahon yan eh. Eh, ang linggo na to, na lumipas na ilang araw, Holy Week yan. Di ba? Sana naman ang ginawa, nag-ano man lang. Hindi eh. Natatawa ako talaga. Pero matatalino mga yan. Di ba? Matatalino. Pero wala man lang pinilagpas na panahon na sandali. Dahil Holy Week. Di ba? Nakakaloka mga kaibigan. Vincent Anthony Camillo Lico. Shout out sa iyo kapatid. Mag-ingat ka. Happy Easter Sunday sa iyo. Humayo ka kapatid. Vincent Anthony Canelio Lico. Sumasarap ka ngayon. Jenrix Junior Baktasa. Res Jura, Happy Easter ka. Same to you kapatid. Ha? Sana yung mga bumakbak ng mga inang araw kahit Holy Week. Alam niyo mga putang ina ninyo, hindi ba kayo nahihiya niyan? Panahon ng pag-aayuno, panahon ng pagtitika-tika, panahon ng pagninilay-nilay, wala kayong pinilagpas, mga buwakan ng ina ninyo. Di ba? Wala kayong pinilag... Ako, hinantay ko talaga eh, itong Easter Sunday, bago ako mag-live, para bumakbak sa inyo. Ha? Ngayon, gusto kong muna makapagpahinga. Matulog ako. Mamaya, pagkagising ko, kung lulukubin ng puong may kapal na ako'y magising, ay salamat sa Diyos. Kung ako'y bibigyan niya muli ng pagkakataon na makapag-live at bigyan niya ako ng lakas, mga buwakan ng ina ninyo, simulan natin mamayang umaga ng may araw. Ha? Simulan natin. Good evening, Emmanuel Dasig. Onset history, pansinin mo ko kap, putang ina mo. Di ba? Hindi, alam nyo guys, yung mga ibang political vlogger na mga kaibigan ko,
na anti-government, ang pagkakakilala ko dyan, hindi ganyan sila katarantado. Hindi ganyan sila kaulul. Oh, oy, shout out sa'yo. Asyong Aksaya or Kuya Mighty Manong. Okay? Nalito ako sa pangalan mo. Mighty Manong naging Asyong Aksaya. This is Asyong Aksaya is vlogger from the United States of America. English yun, Kuya Asyong, ha? Spoken in English yun, ha? Pinag-aralan ko yan ng mahabang panahon. Di ba? Alam niyo mga kapatid, kahit naman sinong maupo, kahit na sinong maupo sa Malacanang na presidente, kahit na sinong maupo dyan na magaling, mahusay, kung ang isang taong pinamumunuan niya, tayong mga nasa baba, kung hindi tayo marunong kumilos, hindi tayo marunong magtrabaho, wala tayong kakainin. Tandaan nyo yan. Ha? Kung hindi tayo marunong sumikap sa buhay at aasa lang tayo sa Pangulo, aasa lang tayo kay congressman, kay governor, kay mayor, putang ina mo ka, wala kang karapatan mabuhay sa mundo. Diba? Ano ba ang sinabi sa Biblia? Huwag palamunin, huwag pakainin ang taong tamad. Nasa Biblia yan, di ba? At nasa Biblia din, di ba? Yung salitang sinasabi sa Biblia, hindi ko lang alam kung anong versikulo, anong artikulo. At naaalala ko yung sinabi sa Biblia at nabasa ko yun rin yan. Walang pamahalaan na nagmula sa akin. Ibig sabihin noon, walang gobyerno na hindi nagmumula sa Diyos. At magpasakot tayo. Mabuti man, masama ang namumuno, yan ay nagmula sa ating Diyos na buhay. Di ba? Now, tayo, obligasyon lang natin ang magpasako. Di ba? Hindi ka naman papatay ng gobyerno eh. Di ba? Ngayon, itong mga buwaka ng inanto na mga atat na makabalik sa pwesto, mga ganit sa kapangyarihan, kung ano-anong mga pautot ang mga pinagsasabi ninyo sa Marcos administration. May napanood niya ako dyan nung Holy Week lang, ha? Mga Webe Santo, ha? Ito Webe Santo, ha? Napanood ko sa isang vlogger, di ko napapangalanan. Maglalabas daw sila ng pulburon video. Yun ang allegation nila. Maglalabas daw sila ng pulburon video na saan gumagamit daw di umuno ang Pangulo. Alam niyo ako, naniniwala ako na walang video. Kasi kung may video yan, tandaan niyo ito mga kaibigan, ha? Kung totoong may video ganun na allegation, hindi na yan ibabanta. Hindi na yan sasabihin na mayroon hawak. Bagkos, ipapalutang na kaagad nila yan. Sasabihin na kaagad nila, ito ang video. Ipipresenta na kaagad nila yan. Kaya nga wala silang maipakitang video, kaya nga wala silang mailabas, simple, walang video. Ganun lang kadali. Kumukuha lang sila ng simpatya. Diba? Ganun kaulol ang mga buwaka ng inang yan. Diba? Ganun lang kasimple. Ginagamit nila ang video daw na may gumagamit daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo man yan, ba't hindi nyo maipakita? Di ba? Ba't hindi nyo mailabas? Puro kayo, parang lumalabas yan, nambablockmail kayo. Di ba? Para kayo nambablockmail. Di ba? Para kayo mga gago. Di ba? Kung totoong meron kayo, post nyo. Di ba? Post nyo. Hi, Lucky, Marco, magandang gabi sa'yo. At shout out sa'yo. Di ba? Ganun kasimple. Hindi yung tinatakot ninyo mga ang mga namumuno.
Simple lang naman ang pinagmulan niyan eh. Kaya kayo nagaganyan sa Marcos administration. Kaya kayo nanggagalaitis sa administration na kasalukuyan ito. Simple. Hindi nyo magawa yung mga dati nyo ginagawa nung kayo nasa pwesto. Hindi nyo madiktahan ang kasalukuyan administrasyon. Hindi nyo matanggap sa sarili ninyo na wala na kayo sa kapangyarihan. Di ba? Sa bagay, pag ikaw na nga naman nasa kapangyarihan, hindi kita masisisi. Kasi napasarap kayo eh. Di ba? Napasarap kayo eh. Diba? Mahirap tanggapin sa tao yun. Yung napasarap ka, bigla kang mawawala sa kasarapan. Ngayon, iba na ang nasa pwesto. Ang hirap nun. Hindi makatanggap, hindi makamove on. Diba? Tapos sasabihin nyo, mahal natin ang bansa. Mahal natin ang ganito. Pukin ang inang katarantaduhan yan. Isang kahindutan, isang kalitsihan yan. Putang ina ninyo. Tigilan nyo kahindutan nyo. Hmm? Tigilan nyo kaungguyan nyo. Hmm? Kaya hindi tayo muunlad sa bansang ito. Kaya tayo pinagtatawanan sa ibang bansa. Kasi may mga dating opisyal na mga gago. May mga dating opisyal na hindi nila matanggap sa sarili nila na wala na sila. Yan ang totoo, mga kaibigan. Yan ang hindi nila matanggap na wala na sila sa poder. Ang gusto nila, sila lang ang maghahari. Di ba? Ako, hindi ako Marcos. Hindi ako supporter ng administrasyon na to. Pero dahil ako'y naniniwala sa Word of God, sinusunod ko ang salita ng Diyos, magpasakop kayo sa pamahalaan. At yan din ang sinabi ng mga sinuportahan kong politiko, kagaya ni dating Pangulong Duterte at ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Tulungan, suportahan. Bilang supporter nila, masunurin ako. Sinunod ko. Ngayon, masama na ba yun? Ha? Ha? Sasabihin ninyo, bastos ang bunga nga ako dahil panamura ako. Walang hiya ako. Diba? Yan ang sasabihin ng mga basher eh. Ng mga pro-Duterte. Gago yan si Kanbo. Tarantado yan. Ulol yan. Putang ina ninyo, dati naman akong ulol. Dati naman akong gago. Diba? Kaya ako nga sinuporta si Pangulong Duterte dati. Dahil nga parehas lang kaming nagmumura. Parehas kaming ulol. Diba? Parehas kaming palamura. Yun ang nagustuhan ko kay Digong. Ngayon, sasabihin niyo, bastos ang bunga nga ako. Pag si dating Pangulong Duterte nagsalita ng putang ina, tarantado kang gago ka, puki ng ina ninyo, palakpakan kayo ng palakpakan, tuwang-tuwa pa kayo sa matanda. Putang ina ninyo, tigilan nyo nga kaletsihan ninyo, tigilan nyo nga kahindutan ninyo, mga buwakan ng ina ninyo. Ha? Tigilan nyo nga. Huwag ka tayo mag-ungguyan dito. Puki ng ina ninyo. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, puro paninira na kay Pastor Apolo Kibuluyan. Di ba? Alam nyo, nakikita ko kay dating Pangulong Duterte kung talagang kaibigan niya si Pastor Apolo Kibuloy. Kung talagang may malasakit siya noon pa. Sana ginawa ni dating Pangulong Duterte, pinayuhan niya si Kibuloy. Pastor, ayusin mo mga kaso mo. Pastor, harapin mo yan. Eh hindi eh, hindi yata pinayuhan eh. Pinayuhan man yan ni dating Pangulong Duterte, hindi rin siya sinunod. Di ba? Tapos ngayon, ibang nakaupong administrasyon, ibang nakaupo, ibang gobyerno, na hindi natin mapagbigyan, kaya yun, nagtatampo kayo. Tapos ipapanakot ninyo, mayroon video-video ng kukukay, nagpupulburon daw. Ba't hindi nyo mailabas? Ah, ba't hindi nyo mailabas yung video-pulburon na sinasabi nyo mga buwisit kayo? May napanood pa ako sa TikTok.
Ha? May napanood ba akong isang video? Content. By April 10. April 15. Ikukudita na daw ang administrasyon na to. Para mapaupo na daw ang... Eh, naku po. Alam niyo mga kaibigan, mag-ingat to kayo. Mag-ingat kayo na kayo'y magamit sa larangan ng politika na kayo'y rerekrutin para sumama sa kahit anong platform ng political rally. Ingatan nyo yan. Baka mamaya, naakala ninyo, simpleng ano lang yan, pero magagamit lang pala kayo para lumaban sa gobyerno. Ha? Tanda ninyo, mga kaibigan, yung sinasabi ng iba na napinangakuan daw ni Pangulong Bongbong Marcos nung panahon ng eleksyon na magiging 20 pesos lang na lang daw ang isang kilong bigas. Ha? Yung sinabi daw ito ni dating ni Pangulong Bongbong Marcos nung 2022 na pag siya daw ay naging pangulo, gagawing 20 pesos. Mga tanga, mga bobo, pakinggan ninyong mabuti yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Hmm? Ano ba ang sinabi niya? Pangarap ko na maging 20 pesos ang per kilo ng bigas. Iba ang pangarap, iba ang pangako. Hmm? Hindi niya pinangako na maging 20 pesos. Ang sinabi niya, pangarap niya. Itong mga puki ng inang to, itong mga bobo na mga tanga at mga ulol na mga hindo na nagtapanggap na matalino, pinangako daw na maging 20 pesos. Putang ina ninyo, hindi nyo naisip magkano ang fertilizer, magkano ang pagpapatanim. Ganun ba kadali yun na maging 20 pesos? Ang nilo lang sinabi ni Pangulong Marcos tong election, di ba? Pangarap niya maging 20 pesos. Hindi niya pinangako. Hindi niya sinabi na pag siya naging pangulo ay gagawin niyang 20 per kilo. Pangarap niya na maging 20 pesos. Na imposible naman talagang mangyari. Huwag tayong mag-ululan. Ha? Yan ang problema sa mga ibang political blogger na galit kay Pangulong Marcos, kay Pangulong Bongbong, para lalong magalit ang tao. May nag-comment niya na tangat bobo. Ha? May nag-comment niya na tangat bobo. Umangat na yung comment niya. Yung sa sibuyas daw. Ha? Bakit? Si Pangulong Marcos bang nagtatanim ng sibuyas? Ha? Siya ba ang naglalagay ng sibuyas? Ha? Bakit? Sa Pilipinas lang ba nangyayari ang pagtaas ng mga bilihin? Hindi ba sa ibang bansa nangyayari din yan? Ha? Bakit? Sa Pilipinas lang ba nangyayari ang pagtataasan ng mga bilihin? Huwag tayo mag-ululan, mga kaibigan. Hmm? Magpakatotoo tayo. Ha? Lahat tayo apektado. Hindi lang ang bansang Pilipinas. Ha? Tigil-tigilan yung kamangmangan ninyo. Tigil-tigilan yung mga kaululan ninyo. Ha? Mahirap maging tanga na nagtatanga-tangahan. Totoo lang. Ha? Tandaan nyo, walang gamot ang isang tangang katulad ninyo. Mabuti, ito pang payo ko sa inyo. Alam nyo mga kaibigan, mabuti pa ang isang maging siraulo. Mabuti pa ang isang maging baliw kaysa sa maging tanga. Totoo lang, mas maganda ang maging sirang ulo, maging baliw, kaysa sa maging tanga. Bakit? Ha? Kasi ang tanga, mag-ikot ka sa buong mundo, walang hospital, walang doktor, at walang pagamutan, walang gamot. Ang sira ulo o baliw, may gamot, may doktor, at may hospital. Yung mga tanga na kagaya ninyo, mga buwisit kayo, may hospital ba kayo? Wala. Walang kwenta ang maging tanga. Ha? Mas mainam pa ang maging baliw at maging siraulo. Because ang siraulo,
pinapahalagahan pa ng gobyerno, binibigyan ng gamot, binibigyan ng hospital, eh yung mga tanga namang mang, wala. Ha? Yan ang problema sa bansang Pilipinas. Maraming mangmang, maraming tanga. Ha? Nakarinig lang ng Kismoys, nakarinig lang ng Marites, na hindi inalam kung anong punot dulo ng kwento na yan. Ayun, naniwala. Ganyan ang karamihan ng kababayan natin na mangmang. Naaawa ako sa inyo, promise. Kasi nga, wala kayong gamot, wala kayong kagalingan. Kasi nga, walang kwenta ang pagiging takat bobo. Mas gustuhin nyo pa ang maging sira ulo. Kasi may hospital. May gamot, may doktor, may nag-aalaga. Iyong mangmang, tanga, bobo, inutil. Nga! Di ba? Ganyan ang karamihan political blogger. Ha? Mga mangmang, nagpapanggap na matalino pero mangmang. Hmm? Puki ng ina nyo, sulugin ko kayo. Mag-visit kayo. Ha? Ha? Lalong-lalo na, itong putang inang tong si Bantay. Ang sinasabi niya, bakla daw si Mike Cervera. Bayot daw si Mike Cervera. E putang ina mo ka, si Mike Cervera, kilala ko personal. Ilang beses ko nang namit yan. Ilang beses ko nang nakaharap yung mama. E manyak pa sa tunay na lalaki yan. Hindi naman bakla si Mike Cervera. At yung sinasabi niya na sa abroad daw si Banatbay, puki ng ina mo, isa kang fake news eh. Nasa Pilipinas lang si Mike Cervera. Wala sa Amerika. Wala sa abroad. Putang inantok talaga si Byron, oh. Kahit kailan pinapakita mo talaga na tanga ka. Puki ng ina mo. Di ba Christian ka? Sabi mo, Christian ka. Pero Holy Week, bumabakbak ang putang ina mo ka. Di ba? Sabi mo, edukado kang tao. Putang ina, edukado ka. Pero yung binintahan nyo ng kotse, na si Manang Joe Duterte, iniskam ninyo. Di ba? Niloko ninyo. Na hanggang ngayon yung papel ng sasakyan yung bulok, hindi niya pa rin magamit. Pagkatapos yung makuha yung bayad, pinaasan niya yung mama, hindi niya pa rin nakukuha ang papel. Putang inang yan. Tapos sasabihin mo kung ano-ano sa nasabi mo sa akin. Hindi mo nga maribatan yung tungkol sa sasakyan. Di ba? Pasing natanga ka. Di ba? Kasi hindi mo kayang maisabi sa follower mo, Banatbay, na isa ka rin scammer. Hindi mo ma-explain one by one kung binigay mo na ba ang papel. Di ba? Kung hindi ka ba tanga, king ina mo, tapos nagmamangmaangan ka pa, sasabi mo, buhay si Kalbo, hugan niya si ano, eh puki ng ina mo, Byron. Simple lang ang ibig gusto kong mangyari sa'yo. Sagutin mo yung binintahan mo ng kotse na hanggang ngayon, hindi pa rin natatanggap ang papel ng sasakyan. Nakuha nyo na ang bayad, fully paid na yung ali. Ayun o, na-interview ko, diba? Siya ang nagsabi niya, hindi ako. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin na ilalabas. Kasi nga, pinalabas niyong bago, yung pala, bulok na pala, nakasimbulok ng pagmumuka mo. Puki ng ina ka. Tapos sasabihin mo, bakla si Mike Cervera. Sasabihin mo, sinasakyan ang pangalan mo. Sino ka ba para sakyan ni Mike Cervera? Kinala mo ba personal si Mike Cervera? Ha? Tangina mo ka kahit hindi mag-vlog yung mama. May malalamon. Alam mo ba kung ilan ang brands ng parlor niyan? Alam mo ba kung si Mike Cervera kung ilan ang mga parlor niyan? Ha? Hindi niya kailangan ng vlogging para mabuhay, gago. Ha? Eh ikaw, puki ng ina mo ka, sa vlog ka lang din umaasa. Di ba? Tigil-tigilan mo yan, Byron.
Nakakahiya kang pukin ng ina mo ka. Tapos sasabihin mo, matino ka. Ang ina mo, sagutin nyo yung sinasabi ni John Duterte na yung sasakyan na ibinenta nyo sa kanya na hanggang ngayon, wala pa rin yung papel. Pukin ang ina mo ka, sasabihin mo, bakla si si Mike Cervera. Ang ina mo ka, mas lalaki pa sa'yo yun. Gago, ganun lang ang galaw ni Mike Cervera, mukhang silais, mukhang baklita. Nung una, yun ang pinaghinalaan ko siya. Pero nung nakasama ko siya personal, nung nakahalubilo ko si Mike, putang ina, doon ko napatunayan na mas manyak pa sa akin yun. Babaero yun, gago. Ha? Sa kasi Mike, si Mike, hindi ka nga rin niya kinokontent eh. Ha? Tang ina mo ka. Ano bang napatunayan mo sa buhay mo? Ha? Magmarites. Ha? Tigilan mo. Ha? Tigilan mo. Ha? Huwag tayong maghindutan, Byron. Ha? Huwag tayong magletsehan. Pukin ang ina mo ka. Hmm? Huwag tayong huwag ka magpanggap na matino ka. Putang ina mo ka. Ha? Sasabihin mo, bakla. Ha? Gago. Para sabihin ko sa iyo, si Mike Cervera, ang kahinaan lang ni Mike Cervera, alam mo kung ano? Babaeng malaki ang suso. Hmm. Yun, malaki, malaki ang suso ng babae. Doon tinitigasan na si Mike Cervera. Pero sasabihin mong bakla si Mike Cervera, putang ina mo ka. Huwag kang mag-alala, Byron. Hindi ba meron kang dancer ng Mocha Girls na girlfriend niya? Alam mo yan, di ba? Di ba? Meron naging karelasyon si Mike Cervera na dancer mo. Pati hindi mo tanungin doon kung bakla ba si Mike Cervera. Saka alam ko kay Mike Cervera, putang ina, malaki ang titi nun. May pinakita sa akin si Mike. Hindi lang aktwal. Video niya mismo. Putang ina, nakita ko, pinakitahan niya ako ng video kung ano-ano yung babae niya. Tigil-tigilan mo, ha? Huwag kang fake news. Pangalawa, nasa Pilipinas lang si Mike Cervera. Ha? Gusto mo, punta tayo sa bar niya. Pag may time ka, masarap yung dinik, ano niya ron, yung pulutan nila doon. Masarap yung dinikdikan nila. Hmm, baka magustuhan mo. Oo. Tapos, dalhin mo yung motor mo. Dalhin mo, Byron. Pag dala mo yung motor mo, magdudunate ako sa'yo. Ito, lighter, oh, pang sindi sa motor mo. Sunukin mo na yung motor mo. Tapos, sumama ka na rin. Ha? Sindihan mo yung motor mo. Para sunugin mo sarili mo. Hmm? Hmm? Saka yung sinabi mo dati, papapatay ka kamo ng NBI. Ipukin ang ina mo, hanggang ngayon buhay ka pa rin. Oh, yung gawa mong kwento, na papapatay ka ng pinakamata sa NBI. Diba? Oh. Oh, ba't hindi mo mailabas kung sino yun? Gawa, kasi gawa mong kwento. Diba? Yan ang problema sa'yo. Diba? Huwag kang masyadong tanga. Pukin ang ina mo. Sasabihin mo matalino ka. Sasabihin mo magaling ka. Diba? Tang ina mo, tigilan mo. Ito oh, pukin ang ina mo. Ha? Bobo ka. Tanga. Inutil ka. Ha? Huwag tayong magpakalitsihan dito. Ha? Kasi ang gusto mo kasi, Byron, VIP ka parate. Diba? VIP pa special treatment ka. Ang tingin mo sa sarili mo kasi, ikaw ang angat. Diba? Pag may mga kasamahan vlogger, ayaw mo makihalubilo. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, nasa higher ka. Yung mga nasa babang pinagmulan mo na mababa ka din nung araw, hindi mo kauri. Di ba? Huwag ka nga tayo magplastikan. Pag ang mga vlogger nga, di mo nga ini-endorse yung mga channel eh. Pag wala kang pakinabang eh. Di ba?
ayaw mong minimension. Kasi nga, kahati mo, kalaban mo sa jikas, sa mga palipad. Diba? Yan ang ayaw mo. Diba? Tapos sasabihin mo, kaibigan mo ako. Bakit nung hindi ka makatiis, binabakbakan mo ako, pukin ang ina mo ka. Diba? Oh, sasabihin mo, sira ang ulo ko. Ipukin ang ina mo, sasabihin mo, sira ulo ko. Mapatol ka pala sa sira ulo. Hindi, masira ulo ka. Pukin ang ina ka. Diba? Kung di ka ba gago, kung di ka ba ulol, pukin ang ina ka. Yan ang problema sa iyo, Byron. Ha? Bigla kang raratsyada pag hindi mo na matanggap sa sarili mo at di mo na kayang tiisin. Alam mo, Bay, ilabas mo ang tunay mong ugali. Ha? Ilabas mo ang tunay mong saloobin. Huwag yung magpapanggap ka na ikaw ay edukadong tao. Ha? Huwag mong sasabihin na ikaw ay matino. Pukin ang ina mo, lahat ng social media blogger, putang ina mo ka, mga abnormal, ako lang ang matino, pukin ang ina mo. Ha? Lahat ng political blogger, mga psychotic, ha? Ako lang ang tanging bukod, tanging may utak at matalino. Ikaw pukin ang ina mo kapag ginulgul kong mukha mo, putang ina mo ka, maniwala ka, kaibigan. Putang ina mo ka, yung pagkapant mo, papanutin kong pagmumuka mo, putang ina mo ka, Byron. Trust me. Ha? Kung wala pang nagmura sa'yo dahil pag-araw ng Holy Sunday na tinatawag na Easter Sunday, itaga mo sa pagkabtao mo, ako pa lang ang magmumura sa'yo, pukin ang ina mong banat bay ka, na Byron Cristobal ka. Ngayong Sunday, ha, ng pagkabuhay, pukin ang ina mo. Ha? Kung wala pang nagmumura sa'yo sa talambuhay mo, putang ina mo ka. Ha? Ha? Ang ina mo ka. Ha? Huwag kang magpanggap na matalino kang pukin ang ina mo ka. Isa ka rin bobo, pukin ang ina mo. Kasama mo yung BMR na hindi na nakakakantot, na hindi na tumitigas ang bayang niya. Pukin ang ina ninyo, ilang araw akong nananahimik. Dahil Holy Week, pukin ang ina nyo. Ngayon, tapos na ang Holy Week, bullshit kayo. Pukin ang ina ninyo. Ha? Ha? Ito ang tamang oras para magbakbakan tayo uli. Mga buwakan ng ina ninyo. Ha? Ang ina ninyo. Hi, Jeric Panis. Pukin ang ina mo ka, Jeric Panis. Is talagang panis din ang utak mo. Ha? Pero by the way, mga kaibigan, back tomorrow tayo, back to normal na tayo. Ngayong Sunday, magpasalamat tayo sa Diyos na buhay. Ha? Magpasalamat tayo. Ha? Sandali. Mag-ano tayo? Mag-finally music. Siyempre. Di ba? Alam niyo naman ako eh, maka-Diyos. Alam niyo yan. Amen? Alam niyo naman yan, mga kapatid eh. Di ba? Kita mo, may tumatawa. Si Gerald Daba. Di ba? Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kita ninyo, na-miss nyo na naman yung mga vlog-vlog natin ng mga ilang araw, ha? Finally, it's happy Sunday, everyone! Good morning, everyone! Lagi nyong tandaan, mahal na mahal ko kayong lahat, mga kapatid. Janry Din Basal, putang ina mo! Ha? Yan, sana nanonood. Ha? Sa mga tangat bobo, tandaan ninyo, nandito lang ang inyong kapitan. Ang kapitan ng Barangay Chupaco. Handang maglingkod, handang tumulong sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Finally, back to normal ulit tayo. Guys, bye-bye na. We love you to all. Mahal ko kayong lahat. Good morning, everyone. Tutulog na ako.